magandang araw sa inyong lahat mga madam at mga sir. Halina't samahan niyo na ako sa pagbasa ng mga sign sa area ng kasamahan natin kung saan pinasa niya sa akin. Kaya pinamagatan ko pala itong The Treasure Site Area, Japanese Treasure Assessment 398. At nandito ang mga video sa area ni sir kung saan panoorin muna natin bago natin siya mabigyan ng magandang assessment reading kung ano man ang ibig sabihin sa mga sign dito sa area ni sir. Kung mapapansin natin, may isang butas na sa malaking bato. Ganito ang gagawin mo sir. Kasi ang butas na ito, nagpapasunod pa ito kung saan siya nakatingin. Reference marker ito na mag-travel papunta sa area na yan kung saan siya nakaharap. Pero sinuportahan siya dito sa bandang baba. Ibig sabihin, may tunnel ang area kung saan siya nakatingin. Kung butas rin ito, dalawang butas, daanan ng tunnel sa ilalim ang tinitignan niyan or entrada. At ito naman ang batong ito na maliit, na deform na parang box. Indicator sign ito na north, bandang north area. Mayroon siyang sinasabing reference marker na kailangan mong puntahan. Yan ang assessment reading ko sa dalawang batong ito. Ito at saka yung nasa unahan. Ayun o, klaro talaga na binutas. At ito namang bato na sa gitna. Mga supporting sign lang ito na kailangan mong bantayan dahil nakatingin ang ulo niya or arohid niya sa batong yun. Nagsisignal siya na bantayan mo ang batong yan at sundan mo. Yan ang ibig sabihin. Sa tatlong sign mo na yan, isa sa baba, yung parang deform na box, ito at saka yung may butas sa unahan kung saan nakatingin ang arrowhead na ito. Ayan, short distance oh. Parang may dugtong na parang letter L. Centering bearing yan. Kung saan ang entrada o portal na tinutukoy niyang daanan ng tunnel. I-forward natin mga katiits. Dahil marami pang sign sila ni sir. Sa bandang gilid, dito sa bandang side na ito, mapapansin natin ang isang batong ito na may biak. Supporting sign ito na sapa ang tinutukoy malapit sa sapa at may mga reference marker ulit na tinutukoy. Ayan, yung guhit na ito. Isa, dalawa, tatlo. Siguro positive ang area malapit sa sapa base dito sa guhit-guhit niyang nakalagay sa likuran niya. Tubig ito eh. Ayan, tubig yan. Tagusan ng tubig. Mayroon siyang sinasabing target or object or reference marker na kailangan mong puntahan sa may sapa, gilid ng sapa, malapit dito sa area na ito. I-forward natin kasi medyo marami-rami ang mga signs sa area ni Sir Makatits. Dito naman sa bandang giliran niya, hindi magkalayo. Nandito naman ang deform na parang box. Dito pa lang. Indicator sign na ito sir na cave. Dahil tatlo ang pagkaputol. Isa, dalawa. Nahati ang batong ito ng isa, dalawa. Sa gitna. At dito sa bandang uluhan niya, tatlong putol. Cave ang sinasabi niya. Suma di total. Hanapin natin ang travel order ng batong yun. Ay, okay. Ito pala yung batong may butas. Dito sa unahan, oh. Hindi ako magkamali. May butas dito. Nakatingin ito sa area na yun. Ibig sabihin, may tinutukoy siyang cave sa baba. Ayan ang assessment ko dyan. Sa may sapa, pababa talaga, oh. Klaro ang plastada sa lugar. Nandoon ang entrada ng cave. Pero ganun pa man, dahil mga sign lang ito na nagpasa-pasa sa area mo, kailangan talaga sundan ang mga travel order sign para matukoy natin kung saan ang
exact location ng cave na yan. Malapit lang sa Sapa, base dito sa mga putol-putol na ito, nasa baba. Ayun, yun pala ang batong yun. Bandang likuran niya, cave. Pero ang cave na yan, sir, base dito sa pagkakamada ng batong ito, na sinasabi nilang cave, na iniwan ng mga Japanese Imperial Army. Lost track cave or bar down na cave, pag ganitong klase ang pagkakamada, putol-putol, halos hiwalay-hiwalay. Yan ang ibig sabihin sa sign mong ito, binar down na cave na nasa baba. At dito naman tayo, forward natin. Meron pa siyang butas. Another sign na naman ito na nagpapasunod sa ibang area. Kailangan mong sundan ulit kung saan siya nakaharap, dahil magpapasa yan ng ibang sign. Kung nakaharap man ito ng punong kahoy sa unahan, hindi magkalayo ng 30 meters, ibig sabihin may isang target sa area na yan, gilid pa rin ng Sapa. Sa lumang punong kahoy tulad ng mga baliti, mayroon siyang sinasabing target. Duda ko dito, sir, hindi lang nag-isa ang target sa area mong ito, base sa mga ganitong klaseng mga marka, mga pagkakamada ng bato, pagka-pattern. Lost track talaga. I-forward natin. Dito naman, mapapansin natin may hagdanan nakaturo sa taas. Di kaya may tunnel sa ilalim, sir. Pag napasok ninyo ang kuweba sa gilid ng Sapa, iguhit natin. Ito yung Sapa. Paakyat ang bahaging ito, papuntang taas. Paakyat sa bundok. Di kaya may tunnel na papasok. Dahil base dito sa sign mong ito, daanan ng tunnel ang tinutukoy nito. Kombinasyon pa rin ng kuweba or cave. Malaking deposito ang ganitong klaseng mga sign na nakalagay sa area nila ni sir. Subalit, meron ding katumbas na mga maliliit na deposito. Dahil parang ranggo ito ng mga Japanese mga katiits. General, major deposit, general deposit, major deposit, captain deposit, private deposit. Yung private deposit na yun, yun ang hinahanap ng karamihan. Dahil yun ang giveaway. Maliliit na deposito, private deposit yung mga katiits. Parang ganun lang ang rangguhan ng mga depositong ibinaon sa area. I-forward natin. Pero bago ko pa man itong ginawa ng content, ni-review ko na ito ng tatlong beses ang mga video ni sir at ang mga picture dito sa area niya. Mapapansin natin, another travel order naman ito, mga butas, nagpapasunod na kailangan sundan, bantayan kung saan nakaharap, sir, sa bandang baba pa rin, papuntang Sapa pa rin ang patutunguhan dyan. So madidetal ang mga ibang sign, nasa salo dito, nasa bandang baba sa may Sapa. Forward natin, mga katiits. Ayun, ayun na, kung mapapansin natin, meron siyang telescopic sign. Ang butas na ito, tagusan sa ilalim, papuntang baba. At meron siyang biak, Sapa pa rin. May dalawang dot. Ibig sabihin, kung i-convert natin ito ng layout ng tunnel sa ilalim, meron siyang sinasabing dalawang object. At ito na yan ang target area, naka-tunnel. At nandyan ang deposito sa loob ng tunnel. Pero ang kailangan mong guide or sundan, itong butas na ito kung saan nakaharap, pababa. Sundan mo kung anong meron or merong sign na sasalo sa kanya. Telescopic sign ito. Madalas, mga katiits, naka-hidden trail ang mga sign ng telescopic. Kung saan ito nakatama sa lupa, magtisdig ka, sir, ng 3 feet to 4.5 feet. Nandoon ang nakatagong sign sa ilalim. At yun naman ang sundan kung mag-down ka ba, kung mag-island ka ba, or pabalikin ka ba sa taas. Bandang baba dito, ay nandito sa batong ito. Ang tanong, kung ang batong ito, ano ba ang hugis niyan?
or ano ang mga sign na naka-engrave sa batong yan? Or nandyan ba sa ilalim ng bato ang pinaka-power sign na magtuturo nandito sa ilalim nito, magtuturo sa exact location ng tunnel, entrada ng tunnel, entrada ng cave, kung saan ka mag-umpisa. I-forward natin. Sa ganitong klaseng plastada sa area ni Sir, may mga mataas na parang pader. 100% talaga ang mga katits. Meron at meron talaga ang cave. Parang pinaguho ang parting ito. Pabalikan natin. Ayan, ang bahaging yan. Parang pinaguho at ang mga lupa or tibag kung saan natanggal. Nandito, ayan o, galing ito sa taas. Ibig sabihin, meron silang dinipinsahan sa parting ito or nasa parting baba niya konti. Hindi lang siguro na hagip ni Sir ang mga ibang sign or hindi nakita kung ano ang mayroon sa area na yan. Halatadong pinaguho talaga. I-forward natin ulit. Parang biak pa oh. Hindi kaya nandito ang exit or entrance ng ginawa nilang tunnel sa area na yan. Nako, mga ganitong klase, kuiba talaga oh. Pag ganyan na biak-biak, binardaw na kuiba. At dito naman tayo. Ah, ito na yung mga picture. Dito ko pala nakuha sir ang pamagat. Base dito sa hugis niya. Treasure site ito mga katiits, kung ganitong klaseng or ganitong klaseng mga sign meron man kayo sa mga area ninyo. Nangangahulugan ito na treasure site ang lugar. Merong treasure na nakabaon. At base naman dito sa pagkaukit na ito na parang box. Indicator sign ito sir na nasa loob ng tunnel ang deposito na naka-box. I-forward natin. May butas pa dito sa baba oh. Parang nagpapatisdig siya sa ilalim para makuha lang ang mga hidden trail sign kung saan magtuturo. Yun ang susundan. Pwedeng magtisdig kayo dito sir dahil may butas sa baba oh. Ayan yung butas na yan. Kahit mga 4.5 feet lang. Pero ang ganitong klaseng mga plastada sa lugar, ulitin ko ulit dahil nagpasa-pasa sila. Ayan yung cave na sinasabi ko. Isang buong bato. Guhit natin. Hinati siya ng tatlo. Ayan, dalawa. Ibig sabihin, tatlo ang kalalabasan yan. Isa, dalawa, tatlo. Cave ang kahulugan yan. At dito naman, medyo pastay dito mga katits. Ang sign na ito sir, foot of the mountain, nasa paanan ng bundok, ang sinasabi niya pag ganitong klase ang pagka-engrave. Siguro, sukatin mo ang butas na ito. Kung nasa lalim ito ng isang pulgada, ipalagay natin, equals to 5 yards. 5 yarda ang itatravel sa harapan niya. Pero, kung ang lalim nito 10 pulgada, ibig sabihin 50 yards magsukat ka papunta sa harapan niya pababa. Yun ang travel order niya. Pero ang kabuhang meaning, foot of the mountain, paanan ng bundok, ang tinutukoy niya, nasa paanan daw ng bundok, base dito sa markang ito. Ayan yung markang yan. At dito naman tayo, pabax. Replika ito ng mga deposito na nakakahon. Nagkahiwalay, sapa pa rin or daanan ng tubig ang ibig sabihin nito. At dito naman tayo sa kabila. Parang mga biyak-biyak na hindi maintindihan. Ah, okay. Sapa pa rin sir, tatlong guhit. Butas-butas, ibig sabihin ang mga butas na yan kung gaano karami. Ang butas, yun din karami ang nagtrabaho sa panahon na yan. Kung 100 man or 100 kabutas, ibig sabihin 100 na mga sundalong hapon kasama ang Pilipino na nagtrabaho sa lugar na yan. Yun ang meaning sa mga butas-butas mga katiits. At ito naman, ano ito guhit? May guhit sa gitna.
kung tama man ito. Fixed point marker ito, sir, na ang target sa area mo nagkahiwalay. Ibang direksyon yan, kumpas ang ibig sabihin nito eh. Magkumpas ka sa batong ito, papunta doon, papunta rito, papunta rito, punta doon, pero magkahiwalay ang target sa area mo. Yan ang ibig sabihin sa batong ito. Para siyang pagong travel order, isang target na tinutukoy niya papunta sa direksyon na yan. Pero mayroon pa siyang sinasabing ibang target simula sa direksyon na yan. Palagay natin, naka-east yun. Ito naman ang west, north, at saka south. Kumpas ang ibig sabihin yan. Engineering department madalas ang gumagawa sa ganitong klaseng mga sign. At binabar down talaga nila. Ito naman, supporting sign lang. Parang trail treasure, travel ended. Magta-travel ka. Dito naman tayo sa kabila. Another travel sign na naman na may patulis. Arrowhead niya, nasa unahan, bantayan kung ano ang tinitignan ng batong ito. Pero hindi ko alam kung anong klase ang batong ito, anong hugis niya sa likuran niya. Pero para siyang arrowhead. Ayan, sumadi total, paganyan. At may dugtong sa likod. Ah, okay. Nagpapasunod ito sa area na yan, sir, sa baba. Nagpapasa pa ito ng ibang sign. At dito naman tayo sa kabila. Ah, ito yung nakuha kong pamagat. Yan yung nakuha. Ah, ito yung parang may nag-cross. Pero ganun pa man, dahil engineering department ang naglagay nito, bantayanan ang mga trap sa ilalim dahil combination meaning nito ay bomb trap. Pag i-convert na natin na sa ilalim, pero pag sa ibabaw, kumpas direction ang meaning nito. Magkumpas ka sa ibabaw nito, sir, apat na direction. Simula dyan, papunta doon, dyan, at saka dyan. Apat na area pala ang tinutukoy niyang target. Mga supporting sign lang ito, sir. Tulad niyan, nagpapasunod, mga arrowhead. Pasa-pasa ang mga sign sa area ni sir. Ayan. Tulad nito, nagtuturo sa bandang doon. Sa kabila, dito, mga nagpapasunod. Pero wala dito mismo ang treasure site or digging spot. Nasa bandang unahan, papunta doon. Dahil nagpapasunod pa ang mga sign na ito. Kailangan mong sundan sa mga travel. At dito naman tayo sa kabila. Parang medyo nicho rito, sir. Pero ganun pa man, may naka-engrave dito. Sign ito ng tunnel. Kung i-convert natin, ilipat natin. Medyo maliliit yan. At dito naman tayo sa kabila. Kung mapapansin natin, may parang umumbok or bumukol. Siguro nasa gilid ng pangpang ito eh. Kung may metal detector ka, sir, i-detect mo ang mismong mga gilid ng pangpang na yan na gawa siya ng bato tulad dito. Sa area na yon, malapit lang dito sa batong ito. Baka mayroong siniksik dyan. Kasi ang ibig sabihin nito, parang may tinakpan siya or may tinakpan sa area na yan. May nakaumbok na bumukol. Kailangan ng metal detector para may detect mo ang area na yon. Dito naman tayo sa kabila. Sapa, mata, nakaharap doon. Nako, nasa bandang baba. Pero ang... Ah, okay. Parang sign ito ng ano? Inward or forward, kung saan siya nakatingin. Sundan mo ang nasa baba. Hindi magkalayo siguro ng mga 25 meters. Anong mayroon dyan sa baba? Sa may sapa, base dito sa guhit na yan. At dito naman tayo sa kabila. Ang ganitong klaseng mga salakot mountain, salakot stone. Parang batong galabundok. Ibig sabihin dito, sir, keep pa rin ang kalalabasan yan. May nilagay or may ginawa silang kib sa area na yan. Hindi magkalayo dito sa batong ito.
At dito naman tayo, wala kasi mga power sign tayo nakita na kailangan sundan eh. Pugis lang kasi na parang salakot stone. At dito naman tayo sa kabila, binar down, pinaguho, alatado. Ah, okay, may parang maliit na chimbero. Ganito ang gagawin sir, open chimber ito. Hindi magkalayo dito sa harapan niya, sa puno ng kawayan na yan. Kung may locator ka, ilocate mo ang punong kawayan na yan kung luma yan. Dahil kung mayroong signal dyan sa mga locator mo, pwede kang magtisdig sa mismong punong yan. Ayan ang final assessment ko dyan. Or magkumpas ka, dahil engineering department ang gumawa nito. Magkumpas ka dito sa lumang punong kawayan, puntirehin mo ang east. Kung dito man sa baba ang east side, magtisdig ka dyan. Hindi magkalayo ng mga 5 meters, 7 meters. Pero mas maganda kung may locator ka, ilocate mo ang east side, pabor sa pababa. Dalawa ang target area, dito sa kawayan at saka sa east side. Hindi magkalayo ng mga 5 to 7 meters simula sa punong kawayan ito na ito. Dalawa ang target area. At dito naman tayo sa kabila, ah, ito na yun oh. Ah, ito yung kanina. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment natin, medyo mahaba-haba mga katits kasi sobrang dami na pinasa si sir mga science area niya. Sana nabigyan natin siya ng magandang gabay at guide. Nang sa ganon, malinawan si sir kung ano ang ibig sabihin ng mga science area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat. Advance Happy New Year mga katits. Magluluto pa ako ng ulam.